this video, papakita po natin kung paano kayo makakagawa ng account sa Octafx. So, paano nga ba yan? Huwag na natin patagalin pa. Let's get started. Okay, so mga techie, itong Octafx ay available sa App Store or sa Google Play Store. So in this case, papakita po natin kung paano mag-open account ng Octafx sa App Store. Ayan, so available siya sa App Store and all you need to do is download niyo yung app. And from here, makita nyo naman napakarami ng gumamit itong Octafx and also napakataas ng rating. From here mga techie, once na-download nyo na yan, click nyo lang yung open. Once ka na-click nyo na yung open mga techie, mapupunta kayo sa login page na to wherein you can use your Facebook, Google, or Apple account. Pwede rin naman kayo gumawa ng email na nakalagay dito. So in our case, gagamitin po natin yung ating Google account. Okay, so mga techie, since sinelect natin yung Google, mapupunta tayo dito sa paglogin ng ating Google account. All we need to do from here is put our Gmail account. Okay, so nilagay na nga natin yung ating Gmail account. Enter lang natin yung password natin doon and then hit next. And from here mga techie, all we need to do is put our first name and last name. So lagay lang po natin yan dyan. And make sure lang na yung lalagay nating first name and last name natin dito is same dun sa ID na i-upload natin later on. And once na nalagay natin yan mga techie, click lang natin tong I confirm that I am not a US citizen, resident, or affiliate. And click all correct. And next mga techie, maglalagay lang tayo ng email dito and also ng another password. And once na nalagay na natin yung mga techie, click lang natin ulit itong save password. Okay, step number 3 mga techie, we can only provide our services to users over 18 who provide their residence information. So lagay lang natin yung country of residence, which is Philippines, and also yung phone number, date of birth. And dito tatanungin kayo kung are you an experienced trader. So kung no or yes, it really depends on you kung meron na kayo experience sa trading. So click lang natin yung confirm. And last step ng mga techie is itong choose an account that you'd like to start trading with. And dito meron yung Octafx MT5 na recommended niya nila. So I'd say pwede nyo na rin itong gamitin, itong nare-recommend nila, and you can just click configure. And aside pa dyan mga techie, meron din sila OctaTrader dito, which is konti lang naman yung difference mga techie. And ito mga techie, mas konti yung pwede nyo i-trade dito. So I'd say na pwede natin gamitin yung recommended nila. Okay, so pinili nga natin yung Octafx MT5. And dito pwede na kayo mamili kung gusto nyo na mag-open ng real account or ng demo account. So dito pwede kayo mamili kung ano yung leverage ninyo, yung currency na gagamitin ninyo for this trading account. And once na nakapag-decide na nga kayo mga techie kung real account or demo account yung gagamitin ninyo, just click this open account sa baba. Okay, so pakita ko lang rin kung paano mag-open ng demo account mga techie. And dito mga techie, yung pinagkaiba lang naman is pwede kayo maglagay ng virtual balance na gagamitin ninyo sa virtual trading ninyo. So dito kahit anong balance ang lagay ninyo, okay lang. And dito pwede kayo maglaro ng leverage ninyo since this is all a demo account and hindi talaga kayo gagastos dito. Okay, so mga techie, yun nga, nakapag-open na tayo ng trading account sa Octafx. So ito yung unang-una ninyo makikita, which is yung mga pwede ninyong i-trade sa kanila. So meron tayong Forex, meron tayong crypto, meron tayong indices, metal, and energy. So from here mga techie, pwede na kayo mag-fund ang inyong account and also pwede na kayo magsimula mag-trade. So that's it mga techie sa pag-open ng Octafx trading account. So thank you so much for watching and share nyo na rin yung video para maraming pa makalam nitong pag-open account sa Octafx. So thank you so much for watching mga techie. Have a great day.